ye. Gwa, di siya, tay chan lang, Mikya. Buti, ang daming lata. Kumuha ka na lang dyan, oh. Gwa, Bukadi. Cha, diaw. Di, nabuhayong. Chiki kwi. Di kila itaw, kutwe. Diyan gwa, chile. Gwa di ayo, chami. Hong bat, kaki kwi. Uy! Sige! Masse! Mose, Mose, dik de che sami wangke, dicha, sacha, elang, tipe say, chichi lang, longchong, ane. Wakyam uwat, ichikang, tetse, di ay guatse, emikya. Kung puso, gagamit mo, Jing di sui hang si chu mui de chue bang di tiao wa de kao ji ku lu ning yi qian ke jia go ni de kao he shen ding lu para ikau alam mu kung saan itu papunta alamin mu kung saan itu gagaling hanap mu ang pluning mu. Ito lang? Ito lang hanapin? O, tara na. Dali lang to. Ano, makakatodo pa ako ng kita bago mag-umpisa uminom. Shhh! Pesta ang pesta na ako eh. Tara. Ikaw, alam mo, illegal ako dito, no? Ha? Ngayon, buti may fiesta sa bayan. Kaya, Coast Guard, fiesta rin. Ngayon, siya hahanap meron sa bayan. Kaya dala mo siya kahit saan. Kaya lang, alas 6 ng gabi, dapat balik na kayo rito. Alas 6 ng gabi, oh. Busina ang barko, 5 beses. 5 beses. Tanda mo, ha? Tanda mo. Balik ka. Salamat. ₱140 po yan. Kukunin nyo. Salamat. Uy! Anong si Loy? Saan mo ka natunanon? Happy rap! Basta pamista, pwede pong itan. Kanan, dapat nagkagan. Thank you.
Ing matod galiin ay intang nga papatagbangan ka mo imaga. Sayangan yan sa katigapon. Ipatugay indron lamang sa malam. Mas swerte ka mo idindin nga nabubuwi sa asin. Sa pira ka bulan nga arai uran, isipa indron lamang ang agparanggas nga ara itirikil andang bini. Sa bumanda, gul pero ang pangasalag ang malam nga ara sa lugar. Asta para makabali kayo para lagat. Sige, sige. Pesta, pwede mong lagyan ng dumi sa mukha lahat ng mga tao sa kalsada kahit di mo kilala. Tsaka, sir, yun. Yun yung mayor namin dito eh. Alam ba kung saan yung bari niya? Alam, sir. Kaya lang, baka pwede mo lahat muna sa akin yun, sir. Mukhang okay lang, madali naman burahin eh. Sa bahay ni Siloy. Sir, matanong ko lang ha, ano ba hinahanap nyo? Taga rito ba kayo? Mukha kasing kuyunan na kuyunan yung itsura nyo eh. Pamilyar ka ba sa baryong to? May mga ilan-ilan nakakilala. Parang taga rito ako. Ayang kamo ipamakaliin doong isusot lagat, ha? Abuhayan mo rin si Neponing. Ang tama labang iyang agumido? Digo! Digo, ikaw may bagong lambong? Bagong lambong? Pangis po sada. Ay, kamo, mga soltiros? Sabin, maunang indo pang makapangasawa si Pluning. Arrena na aking igad. Aka si Rere, ipangunit. Si Pluning din man imong adiskitan. Ipangunit ko mo ro, mga bago magbaralang ka. Ang ating mga kawa, magamit taradig eh. Kusing, kayo madayon doon. Matawang salamat. Alibado ko to, Arrena. Tuting, kami digi rin. Dani, makakita, isposabing digi. Ilang manong tuting? Pasensya mo lang,
aking asawa. Medyo kara sa iba, basta ako patuladan din si Manong Tuting. Pero dapat aratan ay tutuladan sa atubangon ni mga bata. Oh, bala ka mo ron agbilang idan pagbalik. Amplik indura. Mayad nga po, Manong Tuting. Mayad nga po, Ra. Amplik ka mo. Manang Yves, aya mo agsignad ka pa? Ay, gano'ng pagtabig si tatay mo sa esposada? Kaysan pa kay Manira, kanakin mo ronda lamang nababatean ang imong mga alyang maulaman ka na na. Oh, basta, ako na bala digi. Pagkatapos ko digi, mauli kami renda. Pagpanari rin lamang anay. Pati ate ang maiting na negosyo, kapiktuhan niyang malabag at agirinip. Diba? Pag espesyal nga okasyon kita ra lamang aga kaon ni Lychee? Inuro. Sa imong birthday. Lamang ayaw man tamay mong bakal. Para may reserba kita sa mata pa pang mag-aarabot ni importanteng okasyon. Ay, Ginoo. Inormo pa kabay pauranan ang banwa. Ginoo, pagin na lang sa kadagong pwede natin inuman ng dagat. Aya mo ake inom karay dagat. Ang tamang doon, yung butong. Digo, hindi kita pabayan. Atong Ginoo. Ano? Maputanan sa dasika-sika sa esposada. Oh, importanteng okasyon ang esposada. Doto aga kiralalan ang partido ang mga karasalen. Medyo kara sinaiploning mo ang bata tanak pa, pirming Lychee, ang iing bibiling pag agalukas ako. Bukon lamang ipon siya ang esposada. Tungod siya sa pagtaligod ang isarang babae sa pagkadaraga. Mapungogali ang esposada. Pinakamambong ang esposada para sa sakagurang-gurang ang makita nga ni Agamal ig magsagod anang bata. Sir, para wala yata yung may-ari. Rodrigo pangalan ko. Huh? Rodrigo pangalan ko. Ako naman si Badukduk. Ano ibig sabihin ng pangalan mo? Wala po. Diomedes talaga pangalan ko. Paborito kasi ng tatay ko si Diomedes Maturan eh. Pero sa Islam to, wala talaga titawag sa totoong pangalan. Lahat puro palayaw. Ngayon, paduk-duk yun at bawa ka sa akin. Okay na rin naman. Hindi nga lang umikse kumpara sa totoong pangalan ko. Kasing bantot pa. Pero kung hirap kayong tandaan, sir, Dok na lang tawag niyo sa akin. Sir Rodrigo, baka pwede natin kainin yung hawak mo. Oo naman, halika. Yan. Okay. Masaya ang palayaw ko. Igo,
Amusta ran? Saban ang galat ran si nanay mo? Hindi ba ako patabi din sa eskusada? Bantayin rin lamang si nanay mo. Agod ka papakon si manong mong biling. Saban, mabagat na rin lagat, araw magiging laber. Sa dabam, makakakita andang magiging laber mga tao. Eh, raguli ka rin na. Bumakata ni Magsignat. Biling! Sige ko, Rodan! Sige ko, nagtirang rin si manong mo. Sarang din, lumapaan ng alasikason. Pagkatamak pa rin sa punsya. Pagkali din nagsignat, para kaya pong kita imaga. Ay, sinayipan rin, lagi. Mayad nga si Ramon, ing. Aruy, ing bedlay ka pa yung batanggan. Kung impauli mo rin lamang ang daniyan ng panadili. Moro si Manang Nieves. Akalabas din nga agsagib Evelyn. Ani man, ingatid ko rin lamang ating maiting solteros. Aga sungun-sungun. Alek agtabid sa esposada. Ingririgis ko lamang dan si Billy nga mag-apura ikinel adin ko katitindig. Ako pa lamang. Ako nga dang mag-apanguna doto sa bayin. Kung aliyag ka, pwede kami nabatakan Evelyn. Huyan ay. Hindi agdaralagan lamang ang mga bisita. Kung kakita ka lang nga buwi, nga agarugis si South. Dandun, ababati ko ron ang lisang sa esposada. Ang kambang siguro. Adidimdimang ko ang aming timpo pa. Si Nieves ang kapusturan. Ilam nga ni Bayak kay Nieves? Kung ayaw mo sa tama, yang agintris ka na na. Si Tutingan ang impili, maski ang una pa. Bikin nga lagi guwapo si Tuting. Pero tamaramandang desisyon ni Nieves. Silinga, hasta dadi. Yung papalanggata na maya di Tuting. Si tatay mo, ating lumandang lalaki. Pero adin din dadi. Digo? Digo? Ngayon, pasayawin naman natin yung mga bagong kasal, si Arturo hasta si Ines. Balita ko, marunong ko si Arturo magpinundo-pundo. Abe, saliga tangani kong marunong magsuring. Tamparan! Oh, Diloy, lagi mo lang. Gabi, Buning. Ano no kabaya kang katatabang? Why? Ang imong dada na ilaw dito sa kusina kay napapaborit at walang puno ang magatimpla alang ing lulutong lawya. Ma, Goy! Ayaw mo kadingan mo rumang nagabutang ang laber. Ay, sus! Kung sinong kay ba ni Puling agabot? Mama ng laber, di ba, Pai? Yun! Dantunong agangirit lamang, mama ng marabdig! Puro ka mga burito. May dumating na bagong sulat, ha? Pupunta ka lang sa bahay ni. Sige. Salamat! Para yung tayo, Amos, punin! Amos! Hindi mo tipid din ang asin. May bastante kita. Bastante. Ano talaga yung Siloy? Siloy. Yibis. Silingi yung mga sultiros. Kaya napaingsi silang kumarimaw si Inis.
Sino din ang agapan silang ima rin mo? Si Siloy ko, no. Broken heart din kay Inis. Amanda? Pwede ito pati Arturo. Ay mo ito na nato. Yung panginan ako ni Ines. Di ba? Kay dad ko lang si Tomasa ng pagaling. Basta ito na para ito. Ay mara kay panginan. Oh! Malmata na parang itigay ito. Nung minyan si Tomas nga rakan na rin. Ay! Imatay po rin yung sinoy at dika kay Blooming. Abati ko nga ka pa natin. Anong medyo si Tomas nga rakan na rin? Buti rin ikaw! Uy, ang kabos ang batang dyan. Ang matindo to! Masakit mo rin. Masakit. Ayagig makaw. Ig na tapos nga arakaw kapreparar. Sa kada gigmang atatapos, may sa kabilog na masing sasakitan. Diba? Mas masabor na iisipin na animan, ikaw ang kakasinti. E mas masakit. Moro, ikaw ang mas dadak ng agagigma. Ang kasilag, igsakit sa tagipuson. Madali madura sa paglibas iya mga timbo. Ang mga adal na imong apuputay, ang hindi mo ipabayang matura. Hasta mamalam ka, dato magkapangirit, iimong tagiposon. Kadapis, matimdiman mo ang magagigmang aglilibas. May rason para sa tanan. Si Tomas ang rason na rin po manila ka. Digo? 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 Ikaw nagapaman nila rin? Kaya si Kasuin lamang ako dito. Ako babayan mo rin? Naalala ko kasi may soft drinks pala tayo sa likod ng tricycle. Eh, kako, baka... Aray ko, baka nauho ka na eh. Kaso, medyo mainit, tsaka wala tayong pambukas.
Fiesta, Jose. Manalo Abiala, fiesta na gitsubong sa Manila tungod magabukas na ang Manila International Film Festival sa aton halangdon nga First Lady, Imelda Romualdez Marcos. Kag-ari sa aton pungsod ang mga bantog na Hollywood stars, pareho nanday George Hamilton kag Brooke Shields. Kagsamtang masako ang pangpreparar sa pagsuhod sa nakauna na pagkaulog sa film festival sa pelikula sa Pilipinas. Sa Manila, Mr. Ray, may manalayong pa? Muli ka po rin itong pagdukutan. Para ito lang ang tingin panggat. Mani, ako ka-plan mo rin nagpa Manila pagkabuti ang nabal. Duto ko rin lang masaya pang masasaludan. Ako, plan mo rin lang masakay. Aba, hindi ka nagpangat. Ang Manila ang mga dalagang barugan yung mapustura. Digo, masteran. Pulling sa Manila. Dige! Puro na yung basit. Wala, kaputi lang puro. Nalamang, katakan na rin. Katakal ang katalang, buka ito rumul. Dige! Nuro kang magpang Manila. At gini, bago magpista, hindi mo ako rumasagod ang matinus ko yan. Pero sabon, mantin na naman ang nabal. Kada nga naman damo sa ngayon tang colleges. Uy, buna rin uy. Sunong ka na eh. Sige, Pai. Masigalin ako pagalin. Pwede ko lang na kanina may pabulas naman sa kamotor. Ilisis ako na ito kay tatay. Sayang dahil sinisilo, kuya bus mo rala ipliti. Jan? Halika, umakit ka na dito. Medyo basa ako agad kasi galing ako sa balon. Walang kaso yan. Halika na. Tico, halika, tumakit ka na rin dito. Samahan mo ang Ate Alma mo. Ituro mo yung daan sa ilalim ng kusina. Lasig ang gakit, dadi pindi lang masagat ka na sa daloyon. Anong? Pag mapabalang daloyon, pindi unang gakit ang nabal papa ko sa Manila. Ay mo gulpi kag pakimantungin sa ragat, dati gagto mo. Plano kag pa Manila. Sir, hindi ka lagi, sir. Kabo ko yun nun. Kinigilo ko, sir. Magtitinayta ka, oh. Kuning, mula ka ni, magyamal ako lamang. Hindi rin, araboy kita ra lamang. Mamotor kita ra lamang? Mantinira rin lamang dyan si Manong mo, ha?
hindi kita isusumbong. Ako si Celeste. Anong pangalan mo? Digo po. Digo! Digo! Kailangan mo na ba kami sa magandang babae? Gusto mo nito? Tige! What are you looking at? Don't tell me, kailangan ko pa ng consultation papers bago ako pwedeng mamigay ng aspirin. O baka gusto mo naman eh. Nanginginig na sila sa malaria bago natin sila bigyan ng gamot. Walang malaria dito sa Kuyo. Sa mainland Palawan lang. Sana man lang nag-research ka bago ka nag-kick up dito. Eh sana nagkaroon na nga lang ng malaria rito para pinansin naman kayo ng Ministry of Health. Hindi yan puro bulak at aspirin lang naman ng health center nyo. Lagi bulong? Dya vitamins. Ano na nangaran? Celeste, ang kapustura tanas ta mayata na kanimo. Animan mentra sa Manila si Manong, pati si Naipluning. Pwede nga si Celeste na imong nanay nga kapapanaw. Yakan ni Moro lamang. Yaka ba iwanan ka kuwara masakit, ah? Inkunkuron nga dan vitamins. Sa iyo na lang ah, para makapagsalita ko. Abre rin mo mga regalo. Kaapon ko daning pamakal, ano man arata ko ipatabi da. Dan maman imong isusot sa pista, ha? Dagi, abre ra. Magasalin pusa ka, anay. Mahinta sa Manila ako. Ani man? Pagkalapas yung pista, mag-aadal ka ran. Ako hindi agadal. Aray! Ano yun? Ito yan, oh. Minit dyan pag kinukos ko sa matigas na bagay. Galing yun dito, oh. Ganda, no? Kaso may anak na eh. Ubat ka natigilan? Kamukha naman girlfriend mo. Hindi ako pwede mag-asawa sa Taiwan eh. Wala akong legal papers. Kaya hindi ka nalang na girlfriend. Ito, tinan mo. Girlfriend mo? Gago, kapatid ko yan. Dok, alam mo ba saan ginagawa ang brittle na kinain natin? Sumputan? Kiss first. Oh. Pakunirin lamang sa kwarto si Lolo mo, ha? Luning! Ang kagaraidan ang pamisita. Ara baterian ang radyo. Lolo, kapakunin ka mo, Manila? Mm-mm. Maraming beses. Maradaguli ka pa. Ang Manila, para lamang sa maihinahanap pa sa buhay. Ako, nakita ko na hinahanap ko sa lugar natin. Oh, bakit mo naitanong? Gusto mong makita
Manila? Opo. Ha! Eto. Oh. Alam nila, ako babaan mo rin, ako'y pipilayan din. Oh, sige. Para sa atin na nasanay na sa mabagal at tahimik na buhay, ang Manila magulo, nakakapagod, hindi komportable. Minsan nga, dahil sa ingay, hindi mo marinig ang sarili mo. Pag nakapunta ka na ng Manila, o kung saan man, makalabas ka ng tuyo, maiintindihan niyo ang sinasabi ko. Hmm? Taluga ako na, Dan. Hindi naman kasi mapilit ni Manong Tuting si tatay na magpa-check up. Eh, baka naman ang gusto niya, sarili niyang anak ang magdala sa kanya doon. Kung sa bagay, pag pumunta ka ng Maynila, magkasama na akong titingin kay Tay Susing. Hindi ako pupunta ng Maynila hanggat hindi bumubuti ang pakiramdam ni tatay. Parinig mo ang imong mga berso. Ito kay sa putik, may galangin sisipit, para pagkabot. Langit may tampas sa incheck extra, diba? Excuse me po. Sige. Lening. Bakit hindi ka muna bumabot na kasaya sa amin? Maghahanda pa ako ng merienda eh. Dito natitiris si Celeste? Nagpresinta. Malala na ba si Tay Susing? Mild stroke lang. Ayaw magtagal sa ospital, kaya ang ospital ang pumunta sa kanya. Mabuti na rin yun para may nakatuto kay Tay Susing. O baka naman, kaya gusto lumipad niyan dito, wala siyang makasundo doon sa nurses quarters doon sa bayan. Parang ikaw, maliban sa radyo mo, wala kang makasundo dito sa baryo. Kaya ka nandito. Nung wala pa ba ako dito, lagi ka rin iniiwan ng knife mo dito kapag dumadalo siya kina Intang? Opo. Bakit daw? Makakagulo lang daw ako sa asinan. May marami namang bata sa asinan, di ba? Nandun po sila para magtrabaho, hindi maglaro. Sino ba si Intang? Nanay po ni Tomas. Sino si Tomas? Iwan ko po. Ani man nga niya, dapat maski na ro, hindi ka agduwa-duwa sa kaayadan iya at ang Ginoo. Pira kadagong ko dyang ipakitaw. Jakin Chimpo! Maski para kay Tomas din lamang. Si Tomas ang mal ang Ginoo. Manigpabuhat ka rin ibagong kamalig para sisirungan dyan? Hindi! Kanugong ang kwarta na ipabuhat ang kamalig. Kasusunta pandan sa Manila. Mas mayad din doon nga dang sigurado. Hindi oranin sa baryong dyan.
kong arapas si Tomas. Jaking pakiloy sa Ginoo, itataw na. Hala, mga bata! Paspas na, trabaho! Paspas! Hala! Mga bata! Ba, hindi mo kami isama sa pagdala mo kay Intang? Alam mo, nung mag-community service ako noon sa Nabo, tapos pinakilala akong kuyo noon. Pangalan niya Tomas, pero nadistino siya sa ibang lugar bago pa kami lubos na nagkakilala. Pero napamahal na siya sa akin. Kaya't na makita ko na itong kuyo ay isa sa mga lugar na maaring mag-ikap, na-excite ako. Ipakilala mo ako kay Intang, balita ko meron daw siyang anak na pangalan ay Tomas. Hindi si Tomas na anak ni Intang ang nakilala mo. Adir, sakitan nga ni Kanakan, nga kailam ka rin nag-usab. Para ka lang ginawasan ang bibig, kailangan ko parang ipisila na nairong. Madali rin lamang, Dan. Kailam din nga ni Agtuang-tuang, di ba, Dudoy? Dan, sabihin si Manong mo, kita rin niya ng mapapangasawa pagkatapos na yala kayo sa pista. Tanay, murang koneksyon niya, pagala kayo sa pag-arason. Win, hindi ka kakon. Si tatay mo, makilala ko. Anong pagkala kayo? Ano ka na, Ray, pangasawa? Ingtawan ako, Ray, darwa kay Liban nga bata. Kaya ako, pinili kong dumito na sa kuyo at si Tuting bilang asawa ko. Nako, ewa ko sa'yo, Alma, ha? Basta kung gusto kong asawa, yung kasama ko araw-araw. Yung sa hirap at saya. Yeah. Alma, bakit ka pumayag na isama ka ng asawa mo sa isang lugar na halos wala kang kakilala? Talangga ko si Kleto. Pag sinabihan niya ako na diri lang ako, diri lang ako. Kahit na hindi mo naiintindihan ng mga tao, yung radyo lang ang kausap mo? Oo, oo. Kay, babalikan naman ako ng asawa ko dito. Naniniwala ka? Ay, mahal ko siya. Kung nagmamahal ka, hindi mo naman nakasama araw-araw, at hindi ka rin sigurado kung babalikan ka. Anong tawag dun? Nagmamahal. Kasi ang nagmamahal, nagtitiwala. Kahit nasasaktan ka na? Ako naniniwala na ang nagmamahal ay nasasaktan. Pag hindi ka na nasasaktan, ba matakot ka? Baka hindi ka na nagmamahal. Basta ako, hindi na ako papayag na masaktan muli dahil lang nagmahal ako. Eh di para mo na rin sinabing hindi mo napapayagan na sarili mo mong mahal ulit. Ito kay sa manamok. Si babay na rukatambok. Magpangyal puklupok. Ah, tama na, tama na. Mamatay ako. Nakatatawa. O bakit? Natatakot ho yata na baka atakihin kayo ulit. Hindi dapat kinatatakutan ng kamatayan. Hmm? Lalo na kung alam mong pupunta ka sa langit. Maski anong gawin kong pagbuhat sa'yo, hindi ko mapapakita sa'yo ang langit. Dahil nakikita lamang ang langit sa mga taong naniniwala kay Jesus. Basta, ito ang tandaan mo. Masayang masaya sa langit. Payapa, tahimik. Piling mo ang sarili mo. Pati ang Diyos. Ayaw mo agad tayong sanda kung makapapate at kakapakon sa mambong na lugar? Kay San Moro, baka nepreparado nga masalang apapatayan. Ani man, akakatangin sanda sa kapungaw. Sabo na rin paparikidis sa nga patay.
Pungawan ka o kay lolo mo? Hindi kita dapat mapungaw. Si lolo mo susing ang agturo ka na kan nga magsarig at magparit sa Diyos. Ani man, hindi kita dapat mapungaw. Moro, agaparit kita nga kakapakunta na sa langit. Mababati na rin ang Diyos. Makikita? Ik makakampang. Nay, inuro ko mapapatay. Ako hinihintay? Paalis na rin kami. Hindi naman masyadong mahaba ang pasensya namin sa paghihintay. Saka dadalhin ko to sa center, gagamutin ko. Bakit? Anong nangyari? Dahil kasi sa pinakita mong kawalang pakialam sa kamatayan, tinanong niya yung nanay niya kung kailan daw mamamatay ito para lang makasama sa'yo sa Maynila. Halika. Kaya ba malayo ang loob mo sa tatay mo? Para mamatay na ito at makasunod ka na kay Tuma sa Maynila? Alam mo ba kung gaano mo sinasayang ang totoong pagmamahal sa paligid mo dahil lang sa kahihintay mo sa wala? Pwes, tumayo ka dyan hanggat manabang ka. Hintayin mo yung pag-ibig mong walang kasiguraduhan. Sana nga lang ay abutan ka niyang buhay pa at may silbi. Mag-entertain sa inyo. Ano bang bibili ninyo? May tatanong lang daw sa ano si Jose tungkol sa cloning. Reporter ka? Hindi naman. Medyo curious lang. Eh, kung ganun, si nanay na lang talaga ang dapat niyong kausapin. Gustong-gusto na nagkukwento tungkol sa story ng negosyo niya. Maya-maya lang nandito na yun. Gusto niyo ba nang maiinom? Hindi, okay lang. Ako, ano, kahit mabigla lang. Ikaw ba kariyak mo papakimanan? Ano mo to? Pag sa hindi ko yun nun, ang bait-bait. Palibasa kasi hindi rin ko yun nun. Sa'yo lang ako hindi mabait, no? At saka ko yun nun kaya ako.
Yung puti mong yan? Dito na ako pinanganak, kaya kuyunun ako. Ang kulay ng kuyunun, yung ganito, yung parang sa aming dalawa. Hindi namin po siya, hindi naman siya kuyunun. Kuyunun ako. Ha? Manong na, kuyunun din si Dudoy? Ito rin lamang, ay. Pili ragtabit ka na ka mabuhay ang punit. Abati mo, Doy. Una ka rin, bali-bali kao. Manong na, si Digwa din. Sige, Ranay, mapaturo ka ng silingnad. Uy, dan ka ng motor. Pulis ka na ka ni Suloy, para kami mag-asikaso, mientras arata na ligi. Magpamanilasan ang muna na ipulong sa pista. Tara na, Roman. Aram mo pabibilas sa balay mo isusot. Hindi ako kapamista magalo kay si Manong. Arami masasala kay Nanay. Ako hindi dan. Hindi ako ron agpamanila. Digo, sabihin mailawin mong siningnad. Nay, si Deplodig bagay. Aleman ko, animan nga niin ko ko ng takaw. Dan sa brita lamang man siya, no? Waning, magadayon ako, Randa. Aruman, magasimba ako lamang. Pagkatapos, papako ng takaw, digi. Magadara ako ilaitsi, pati ianil nga pampungit. Kita rin lamang magselebra ay ating sa diling pista, ha? Ta, magadayon ako, Randa. Ambig ka ra. Nay, sinetroning maganda yun doon. Dito basta ko yun. Sa kamanong lalulo. Sa pagdiga, baka man siya noan ni managala kayo. Is pwede ba? Ay, ako na yung madayin. Amblig. Listo, manong na. Manong, sa katib lamang. Katatindig ako pa lamang.
25 years. Hindi pa pala ako pinapanganak. Ilang taon ka na ba? Ito 25. Kasalisi lang pala tayo. Eh, sa akin pa na lang, medyo ka lang magta-24. 24 nga ni, magta-25. Yeah, kasi nakikinig mabuti. Alam mo ikaw, Taiwan sa totoong. Maghapong kong tsinaga yung pagiging kini mo ah. Wala narinig sa akin. Kasi ngayon napunta ka lang dito at nakalala mo yung si Divina, hindi ka lang tumabel. Ikakalulo mo pa ako. Patawad po, sir. Subukan ko, ha? Dito. Dime. Nga pala, kung 25 years kang nasa Taiwan, bakit marunong kang mag-Tagalog? Tinuruan ako ni Mandani, yung Pilipino namin kusinero. Saka marunong managalog si Chuy. Kalutal nga lang. Ayan ha, maano sa tayo ha? Si Choy, yung Taiwanese na kumukup sa akin. Eh, kuya nun, marunong ka? Kanina ko pa nga inaalala eh. Oh, ay pala nanay mo oh. Ay, siling, akong tayo gali, si Musay. Musay? Bisita pala? Ha? Tamparan. Bina, kabugitagi. Ay, pagod ako. Ano? May paglilingkod ko sa inyong mga binata. Mahabang kwento yan. Masaya at malungkot. Saan mo tayo gustong magsimula? Simula po. Gusto kita. Alam mo kung binata ka pa, paliligawan ko si Binang ko sa'yo. Kakaiba mga babaeng kuyunon, baka akala mo.
Celeste ang tunay kong pangalan. 1982, nang madestino ako dito sa Kuyo bilang nurse. Nagbukas ang bagong kabanata sa buhay ko. Ang nabungaran ko, apat na kakaibang babae. At ang pagluluto ng kasoy. Masyala ng pagluto ng kasoy. Pag sobrang apoy, pumapait. Dapat walang pakrambo to. At dapat, may gawa mo siyang maikalat bago pa siya lumuli. Sa aming apat, si Pluning ang pinakamahiwaga. Siya ang nagbubuklod sa amin. Pero parang hindi namin siya kilala ng lubos. Una ko siyang nakita na nagpipiknik sa sementeryo. Akala ko, malungkot siya at kailangan niya ng kasama. Ako si Pluning. Celeste. Mali ako. Mas kailangan ko siya kesa kailangan niya ako. Paano to? Hindi kagad kasi maingat eh. Hindi nadadaan yan sa pag-iingat. Ang bawat nagbibiyak ng kasoy ay napapaso. Para pag-ibig, dapat may mapaso para may makatikim ng linamnam. Nagpakatalinghaga na naman to si Nay Nieves. Simpleng paso lang po, hindi niyo pa po pinalusot. Ah, sige, laro na lang tayo. Kunwari mga buto tayo ng kasoy. Kung nakakapagsalita lang itong buto ng kasoy, ang sasabihin niya, kung hindi nakakapaso ang balat ko, hindi magiging malinamnam ang laman ko. Ay, gusto ko yan! Wala akong kaduda-duda. Pero dahil ako nakaisip, ako na magsasalita, meron na ako. O, sige. Kung hindi ako naging marupok sa pag-ibig, hindi ako magiging ganito katibay sa buhay. Ako naman, ha? Kung hindi ako naging maganda at nagmahal ng hindi pogi, hindi ko mauunawaan na walang halaga ang panlabas na kaanyuhan. Ba? Manang Nieves, gwapo si Manang Tuting, ha? O, Alma, ikaw naman. Kung naging matilino siguro ako, ha? Hindi siguro gid ako ganito ka. Babaw at kasaya? Ang ganda! Ang lalim nun, ha? Natalo nga ako, eh. Akala ko maganda na yung sakin, eh. O, ikaw naman, Pluning. Galingan mo, ha? O, kailangan matalo mo yung sinabi ni Alma. Sabihin na lang natin na kung hindi ako tatayo dito para magsaing, baka mamaya lang wala tayong kakainin. Madamot! Siguro nga talagang madamot si Pluning. Madamot sa pagpapakilala ng sarili niya, ng puso niya. Lagi kasi siyang tahimik. Lagi nag-iisip. Pero tila hindi nalulungkot. May sarili siyang mundo. Mundong parang walang ibang makakapasok. Pero paano siya nagiging isang tunay na kaibigan kay Alma at makiramay sa nararamdaman nitong pag-iisa? Lumalaki na si Jingjing. Lumalaking tahimik. Daw akong gidya. Nalulungkot gid ako. Hindi ko gid gusto na maranasan niya ang mga nararanasan ko. Maayo na lang ang istasyon sa radyo sa Iloilo, nakakarating pa dito. Yun na lang nagpapaalala sa akin kung sino ako. Kleto, paano mo kaya malalaman ang mga nararamdaman ko kung wala dito si Pluning? Hindi ko masabi sa kanya ang mahal ko siya. Yun lang ba? E di isulat natin. Nakakahiya. Nasipag si Silo yun, no? Kahit tatay tahimik. Kaya nga hindi na ako makapaghintay na maging abogado yun. Paano ko naman kakayanin yun?
paano mo kinayang buhayin na maayos ang pamilya mo nitong nagdaang mga taon? Magtutulog-tulog tayo sa pagpaparad kasi labis-labis na ang pagtulong mo sa amin. Maigi na yung pagiging radio operator na lang kunin ni si Loy. Ilang taon na lang mula ngayon, computerized na mga barko. Hindi na nila kakailanganin ng radio operator. Hindi ba napakasarap isipin na alam ng anak ninyo kung anong gusto niyang kunin? Kaya kung anong pangarap ni si Loy, yun na rin dapat ang maging pangarap natin para sa kanya. Pauwiin mo na nga si Tomas. At nang magawa namin sa mga magiging anak ninyo, ang mga ginagawa mo sa mga anak namin. Oh, halina kayo. Gusto mo tayo. Alam mo, naiinggit ako sa'yo. Ilang panahon na rin tayong magkakilala, pero hindi ko alam ang tunay mong pangalan. Pero okay na ako nakilala kita bilang Tuning. Nung bata ako, iniisip ko, ano bang dapat kong gawin para maalala ako ng tao? Kaya gusto ko yung pangalan ko. Celeste Razon. Parang mahirap makanti. Kaya ibinagay ko na rin yung ugali ko sa pangalan ko. Pagdating ko dito sa Kuyo, na-realize ko, wala pala akong palayaw. Napaka-impersonal ng buhay ko sa Maynila. Tingnan mo ang kasama ko sa Maynila. Sina manong guard, sina manong driver, sina manang tindera, manang labandera. Ang nakakatawa doon, si manong guard, 10 taon na siyang guardia doon sa apartment na tinitirahan ko. Si manong driver naman, siya yung driver ng taxi na isang beses ko lang nasakyan. Pero iisa lang ang tawag ko sa kanila. Ibig sabihin ba noon eh, pareho rin ang halaga nila sa buhay ko. Kaya't gusto ko magkaroon ng palayaw. Ang mga taong mamahalin ko at hahayaan kong mahalin ako, tatawagin ako sa palayaw ko. At maalala ko ng tao sa bago kong palayaw hanggang sa kabilang buhay. Napakahalaga mo. Kina Alma, kina Siloy, kina Nieves, Tuting, kay Waning, kay Digo, at kay Tay Susing. Kaya siguro hindi ramdam ng mga tao sa paligid mo ang kawalan ng ulan. Dahil singhalaga ka ng ulan sa kanila. Palayo ni Tomas. At simula nung mawala si Tomas, madalas ko nang makita si Pluning na may hawak na balugo na nakabalot sa panyo. Baka yun ang pamamaraan niya ng pag-alala o paglimot. Pero kung gaano katikom ang kamao niya, ganun din katikom ang bibig niya. Walang kinukwento yan tungkol sa nararamdaman niya. Hindi niyo naman po siya tinanong. Maingay lang akong tao, pero nirirespeto ko ang mga taong gusto ng katahimikan. Iyak yung bata si Pluning. Nung araw na umalis si Tomas, hindi yan umiyak. Nung namatay nga nanay niya, hindi siya umiyak eh. Kaya hindi ako nagtataka na hindi siya umiyak kanina. Bakit ho kaya? Minsan na itanong ko na yan sa kanya. Ang sabi niya, may dahilan ng bawat tao sa pag-iyak. Naaawa ako sa kanya. Bakit ka naman maaawa? Hindi naman sukatan sa pagiging mabuting anak. Ang lakas ng pag-iyak sa burol ng magulang. Pero nakakapi ko na nakakabingin katahimikan. Nakakabingin katahimikan ni Pluning.
Siya ang tipo ng babaeng ayokong maging. Bakit hindi ka nagsasalita? Ayoko maging dahilan ng kalungkutan ng ibang tao ang kaligayahan ko. Hindi mo pinagtatanggol ang sarili mo. Maraming pagkakataon na sana na nakapagpaliwanag ka. Hindi ako naniniwala sa pagkakataon. Mas magaling na tagapagtanggol ng nahusgahang puso ang panahon. Kaya siguro naiinis ako sa'yo. Baka napapaglihiyang kita? Buong buhay ko, sino ako mga babaeng tulad mo? Ayoko magmukhang mahina. Kahit magpabuntis ng walang karelasyon gagawin ko, mapatunayan ko lang na kaya ko. Akala ko kaya ko. Huwag ka mag-alala, hindi ikaw. Gawa ni Digo? Kaya siguro ako ipinagpad na pagkakataon dito sa kuyo. Para matutunan ko paano maging isang ina mula sa'yo. Akin na lang to, ha? Para maalala ko tong gabing to. Kung paano minsan, mas maraming nasasabing kapanipaniwalang katahimikan. Isasara ko lang lahat ng mga naiwan kong bukas at babalik ako na nasa mga maletang ito ang buong buhay ko. Pagbalik mo, may palayaw na kami para sa'yo. Sigurado ka na ba talaga dyan sa gagawin mo? Lundag sa bangin yan. Alalahanin mo, hindi ka simpleng babae. Dalawa lang naman ang maaring mangyari sa taong lumulundag na may tiwala sa Diyos eh. Sinasalo niya o tinuturuan niyang lumipad. Kaya bumalik ako. Dalang na buong ako. Handa na para sa mas magandang simula. Alam mo, bumalik ako ng bisperas ng pista. Dalang isang maleta. At ang simpleng dasal, sana matuto na ako maging isang ina ng tapat at walang pag-iimbot. Sa pagbalik mo yun, handa na akong magmahal. Handa na akong magtiwala. Sisikapin kong maging katulad ni Puni sa isip, sa salita, at sa gawa. Thank you.
Bakit ganun? Bakit sa tuwing nagbibigay ka sa akin, pinabawi mo nang hindi ko alam? Alam mo, kaisbot ka ka nakin! Ano ang kasalanan ko sa'yo? Bakit pinanunusahan mo ako? Bago pala magbinata ang aking anak, kailangan ko na siya palisin para hindi kaawaan sa islang ito ang unti-unting panghihina ng aking anak. Sabi ko kay Tomas, palagi lang siya magdadasal sa iyo. Dahil sa kutob ko, kung ako ang hihiling, sanghihina ako itong sa iyo! Hindi ko na makita buhay ang aking anak. Hindi ako nagkamali. Hindi ako nagkamali. Pero, umiling muli ako sa iyo para sa aking anak. Sana, biyayaan mo ako ng isapat sa pamamagitan ng asin na ito. Para masundo ko at maiuwi ko ang buto ni Tomas. Mailibig niyo na maayos. Kapag nangyari yun, baka madali na sa akin ang pagtanggap ng tadhana. Sinungaling ka! Sinungaling ka! Ikaw, Gino! Manoorin mo ang pagbabalik sa wala na mapagpanggap mo ang biyaya. Kung totoo ba unawain ka, unawain mo ngayon na hindi ko kayang tanggapin na patay na si Tomas! At sigurado, hindi ko kayang tanggapin na ikaw ay tunay na buhay ng Diyos! Nung una ko siyang makita sa simenteryo, ang akala ko ang nakita ko ay isang babaeng nag-iisa. Nalulungkot. Ang narumpala ng mga oras na ito ay isang babaeng taimtim na nagdarasal at sabay na nakakapagpasalamat sa Diyos para sa mga masasaya at malulungkot na nangyari sa buhay niya. Ipinanganak si Diego sa araw ng pagkamatay ni Tomas? Baka tulong na rin ang Diyos yun para mas mapadali ang pagtanggap at paglima. Limot mo na nga ba siya? Matagal lang natapos ang pag-ibig na yun. Nakakahiya naman siguro sa Diyos ko hanggang ngayon hindi ko pa rin tatanggap yun. Eh si Diego, pagmamahal. Yun lang ang tanging nag-uulay sa aming dalawa ni Diego. Bakit hindi ka nagsasalita? Ayoko maging dahilan ng kalungkutan ng ibang tao ang kaligayahan. Pagkatapos ng piyesta, maraming araw pa kami nagkasama sa simenteryo. Nandun lang, dinarama ang mga padalang tulong ng Diyos. Nananahimik. Mga araw ng lungkot, mga araw ng saya, mga araw ng pasasalamat. Espesyal yung mga araw na yun. Naghahanda rin po ba kayo ng lychee? Gakit. Natagpuan ako ng isang Taiwanese na bangka. Pero di rin nila ako magawang ibalik dahil may humahabol din sa kanila. Ikaw si Diego? Diego!
Patawarin mo ako. Hindi ko naman sinasadyang sabihin ang mga yung kipruning noon. Gusto ko lang siyang paiyakin, kaya sinadya ko siyang saktan. Hindi po sakit na pagpaiyak sa kanya. Lambang siya, inay ploning mo. Ing, ipadara sa anang pag-16. Pero kaadlaw, matapos anang birthday, misa kagabing, aratan na, kauli, diyaan ang isusot. Umpisa dato, agray rin, anang luba kanakan, ara ko rin abati, naog, alakak. Lulu, kaya magapamuna ka mo para magalakak ulit si Nebluning? Basipa sa paging dya, magparapit, anang leba, masinsyan na, nga napatawad tana rin, maski ano pang atabo. Maski bisaran ka ng mga malam, siya imong isot pag ilibong ako. Hindi, aray kaglaw. Papitin kwa anay. Aray ko pabayay, ikaw pa na akong bata. Ko lang po yung barko namin. Babalik agad ako. Inong litrato? Papaalam lang ako sa mga kasamahan ko. Babalik agad ako. Pupuntahan natin si Naiploning, ha? Salamat, ha? Nga pala, magabing yun, pagkatapos namin maglaban ni Lolo, nilibing namin sa paano nagdan ang buto ng balugo. Eto, galing sa lumang bahay, oh. Panukdok! Tiko! Tiko nga rin, iyan mo pa sa hero! Ano ang ploning mo?
Babae siya. Isang napakabuting babae. Ibigay ng Diyos ang hahanap mo kasi handa na ang puso. Magkikita pa tayo ulit. Pangako. Hindi na ganito ang Chuy. Likal na yung dami na papilis. Kasi papagod na. Tago-tago, hanap-hanap, habul-habul sa taga. Kalikasan, kalikasan. Napatawad ang Chuy. Kasi sulit na ang pinakamaganda huli sa dagat. Tuwing mamimiss mo ako, kainin mo yan. Bukas, lahat, ubos lahat. Pakonti-konti lang, bago maubos yan, makakasama mo na ako ulit. Sige. Lakad na. Parang kakain na. Pakonti-konti lang. Andiyan sa loob ng bag ang pera mo. Taiwanese money para hindi mo pwede gasto. Hindi ikaw alipin. Kaya akin ipon pera mo. Simula pa. Ayaw bigay, Chuy, ng buo. Kasi uubos ang pera. Bili ng lechi. Come, Chaddy, Chuy. Come, Chaddy. Siguro nagbago dito sa kuyo, simula nung nawala ka, no? Hindi nagbabago ang isang lugar. Tao. Tao ang nagbabago. Tao rin ang nagdedesisyon kung para sa mabuti o sa masama ang pagbabago. Hindi naman siya lalo. Hindi naman po. Ang kulit kasi nito eh. Pasensya na po kayo. Ikon ko rin baya ka ni mo. Hindi kagbutang pungit sa mong ngayon. Makita kay tatay. Sasamit karma ni Patag sa kasoy. Okay lang yan. Yesto naman eh. Ayaw ni tatay magpista. Yesto kasi, nung namatay dyan sa may dagat ang kapatid niya, sinisisi ni tatay ang sarili niya. Simula po nun, hindi pinagdiriwang ni tatay ang piyesta. Kaya nandito na lang po kami. Thank you.
May bisita ko kanina. Ilang taon mo na rin siguro siyang hinahanap mula sa kinaroroonan mo. Wala siya dyan. Nandito pa siya. Mukhang siyang siya pa rin ang dating matampuhing Digo mo. At malakit ang tinginan nila ni Divina ko, ha? Mukhang magiging magbalay pa tayo. Tulungan mo naman ako. Hindi ko alam kung paano ko tatapusin ang kwento mo. Thank you.